Hi guys! Nandito na si Timon at may bago tayong video gamit ang Shredder. Dati, sinubukan natin yung tibay nitong pinakamatibay na telepono. Kung hindi nyo pa napanood yun, baka may spoilers dito. Di ko nga inisip na ganun katibay yun eh. Nashock pa rin ako sa kinaya ng teleponong to. Pero yan, marami pa rin tayong request na i-testing daw tong Nokia 3210. Marami kasing joke sa mga meme, diba, na hindi raw kayang sirain tong telepono na to. Kaya baka magmakaawa tong Shredder, baka siya pa yung masira. Saka matatawa kayo dito, sinubukan talaga natin yung tibay nitong Nokia eh. Matibay talaga siya, may bumabagang kutsilyo, sinubukan nating sunugin, kung ano-ano, matibay talaga. Yung case lang ang kinailangan nating palitan eh, magkano lang yun, diba? Yung sa bear trap nga, parang nagasgasan lang siya eh. Nahiwalay siya, pero madali lang ibalik, tapos okay na ulit. Liquid nitrogen, sinubukan din natin. Nilublob natin siya doon, pagkatapos okay lang siya. Eh, negative 196 degrees yun eh, di ba? Natawagan pa nga natin eh, hindi katulad nung iPhone 10 na sira agad. Ngayon, susubukan na natin sa Shredder tong 3210, saka pati na rin si Stretch Armstrong. Saka babala lang, kung gagamit kayo ng Shredder, dapat hindi lumalapit yung kamay nyo dyan ha, huwag nyo kaming gagayahin. Huwag nyo rin palang kalimutang i-like tong video, saka mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe, okay? Nung nakaraan nga pala, pinaayos natin yung motor nito, saka pinatalas natin yung mga ngipin. Ayan o, cool nga yung keyboard niya, kinain niya na parang biscuit lang eh. Ito, testing lang. Subukan natin Rubik's Cube, oh. Ayan, oh. Tingnan yun, dali lang para sa kanya. Ito, dalawa pa. Madaling salita, pag plastic, saglit lang dito sa Shredder. Eto, gusto nyo notebook? Eto, simulan natin, 48 pages lang. Oh, parang wala lang, oh. Cool, di ba? O, eto, mas makapal, doble, 96 naman. Ayan o, alas 100 pages na yan pero walang wala lang sa kanya. Ganyang kalakas yan. May nag-comment pa nga raw na yung kamay ko raw yung ishred eh. Siyempre hindi ko gagawin yun. Pero kung gusto nyo lang makita kung anong mangyayari, eto medyo kamuka, fake na kamay. Marami na rin tayong ginawa dito na subukan na natin sa bear trap, nilublob na rin natin sa natunaw na bakal. Medyo nasunog lang nga yan ng konti eh. Kaya sige, tingnan natin kung anong mangyayari pag ito yung ginamitan natin na Shredder. Okay, go! Ayan, nakita nyo, parang bulak lang kung sirain ng Shredder eh. Kaya alam nyo na, hindi nyo talaga pwedeng ilagay yung kamay nyo dyan. Eto, buto na parang kasing kapal ng buto ng kamay mo. O yan, nakita nyo yan? Eh hindi, talaga natin susubukan yan, kalukuhan yan. Medyo nakakadiring panuurin eh. Yung tunog niya parang nabinabasag yung buto. Napipil ko na parang kamay ko yun. Saka ito, para mas makita nyo pa na mas totoo, eto pata. Galing yun to dyan sa palengke. Sinubukan na rin natin to sa bear trap eh. Pero eto, sa Shredder na natin siya susubukan ngayon. Ano kaya mangyayari?
Saka para mas safe tayo, ito may panghawak tayo para malayo, di ba? Ayun, nakita nyo medyo tumigil siya ng konti, biglang tinuloy niya na. Kaya ulitin ko lang, huwag na huwag kayong lalapit sa shredder nung umaandar, delikado talaga yan. So ito, katuwaan lang, subukan na natin sa pinakamatibay na laruan, si Stretch Armstrong, di ba? Hinatak na natin to gamit ng dalawang kotse. Pinahatak na natin dun sa mga maskuladong tao dun sa gym. Ginawa pa nga nilang pang pull-ups yan eh. Pero tibay talaga. Pero ito, ano kaya mangyayari kay Stretch dito sa shredder? Mapupulupot lang kaya siya? Tingnan natin. Akala ko nung una pupulupot lang siya eh. Pero ayan, lumabas na yung pinaka gel na ewan dun sa loob niya. Ayan, malagkit. Yung ulo niya plastic lang talaga eh. Ayan, lumaban naman siya. I-shake hands natin siya kasi lumaban siya ng tama eh. Ayan, kakaiba rin yung laman ng braso niya. Yan daw yung sekreto kung bakit nagsistretch yan eh. Ito na yung pinakainihintay natin. Kung kaya ba nitong talunin yung Nokia 3210. Ayan, kung makikita nyo, gumagana pa to. May mga konting gasgas. Pero isipin nyo naman kung ilang taon na yan, 20 years old na ata yan. Ayan, papakita ko sa inyo, gumagana talaga yan. Kaya lang, wala na tayong SIM card. Pero sinigurado natin gumagana talaga yan. O bago natin tuloy ito, mag-comment muna kayo sa baba. Sa tingin nyo ba mabubuhay itong telepono o masisira? Type nyo Nokia kung sa tingin nyo mabubuhay ito. Type nyo shredder kung sa tingin nyo yung shredder ang sisira dito. Gawin nyo yan ha, babasahin ko comments nyo. Okay, simulan na natin, nakakaba. Ito grabe yung tibay ng Nokia, napastakap niya yung shredder. Kinailangan pa nating i-reverse para matanggal yan eh. Nasira kaya ng Nokia yung shredder? Pero biro, kinailangan pa nating matilyuhin yan pero ayaw eh. Tapos kung ano pang pinanghampas natin yan at pinangkigil. Grabe, ang galing. Pero ayan, nung natanggal siya, gumana naman yung shredder. Grabe, natakot ako dun. Pero nakakatawa, diba? Ang tibay. Pero di nyo pa nakikita kung paano nga kainin yung shredder yung Nokia, diba? Kaya ito, meron pa tayong iba pa. Pero ito, hiniwalay-hiwalay natin para mas madali. Ayan, tapon natin. Ayan, nakalimutan natin tanggalin yung battery. Mukhang nasa battery pala yung lakas niya, no? Kasi na-stuck ulit eh. Kung sa tingin nyo mahina lang tong shredder natin, panoorin nyo yung mga huli nating video. Kahit yung pinakamatibay na telepono, dinurog nito dati. Kaya hindi yan yun. Yung Nokia talaga yung matibay. Hindi yung shredder ang problema. Tibay lang talaga nung Nokia, kaya mukhang totoo pala talaga yung mga meme, no?
Kinakaya niya naman pag medyo dinurog-durog na yung telepono, pero pag buo hindi niya kaya eh. So guys, nagustuhan niyo ba yung video? Huwag niyo kalimutang mag-subscribe ha! Yun lang muna ngayon. Ako uli si Timon. Paalam!